Isang bansa, isang lahi, iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang UNLAD Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba ka-epektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Bawat lugar ay may mayamang kasaysayan na naghatid sa maraming henerasyon sa kasalukuyan. Katulad ng bayan ng Mamburao, ang Kabisera ng Occidental Mindoro. Hinubog ito ng maraming pagsubok na nagpapaalala na sa bawat unos ay may mas maliwanag na bukas. Dating pinaninirahan ng mga Moro mula sa isla ng Mindanao, ang bayan ng Mamburao ay naharap sa mga transformasyong naging salik sa pagkakatatag ng Kapitolyo sa munisipalidad. Dumanas ng pananakop ng mga Kastilan noong 1560 dahil sa pinaniniwalaang mayaman sa biyayang hatid ng likas na yaman na pasailalim sa 3rd Convent District na nakabase sa Cavite dahil sa pagkalat ng Katolisismo sa lugar. Dinagsa ng mga imigranteng Tagalog at Ilocano noong ika-19 na siglo sa udyok ng mga Espanyol at naging ganap na kabisera ng Occidental Mindoro noong 1950 nang mahati ang isla ng Mindoro sa dalawang lalawigan. Sa paglipas ng panahon, natutong tumindig ang mga mamamayan sa sarili nilang mga paa. Ngunit ang sigalot na dala ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga dating namuno na natiling balakid sa pag-usad ng bayan. Ayon sa kasalukuyang alkalde ng Mamburao na si Angelina Tria, ang hindi maayos na pamamalakad ng mga nakaraang administrasyon umano ang isa sa mga naging rason kung bakit nananatiling problemado ang kanilang bayan sa kabila ng pagiging sentro nito ng dalawigan. Yung dating administrasyon, parang walang pakialam pagdating dito sa Mamburao, yung nag-mayor, napabayaan ang lahat at nailoan pa rin ang lokal na pamahalaan, 450 million. And yun ay para sa project ng palengke, terminal, slaughterhouse. And lahat yun hindi tapos. Unfair naman na sabihin na yung parang ordinaryo lang yung ano. But kasi yung bawat munisipyo ng Occidental Mindoro ay may kanyang sariling kagandahan, may kasariling katangian, may sariling identity. Ang Mamburao talaga is government capital. Compare mo sa San Jose na siya ang business capital. Alam mo, pinupuri ko si Mayor Lynn. Dahil again, during her term, talagang biglang boom ang Mamburao. Sa pag-upo ni Mayor Tria bilang punong bayan ng Mamburao noong 2016, katakot-takot na utang ang kanyang unti-unting binabayaran magpasa hanggang ngayon. Hindi lang daw kasi mga proyekto ng lokal na pamahalaan ang naapektuhan, kundi pati na ang mga lupain na dapat sana ay pinakikinabangan ng munisipyo. Kukunti lang yung pondo ng Mamburao, ginawa ko ng, nagbabayad ako ng monthly ng 500,000 para mabayaran lang yung mga pagkakautong ng dating administrasyon. At ito yung kinalabasan. And may malaki pa kaming sinusolve na problem, yung terminal na naisanla niya ng 45 million, subalit pati pagbili namin ng lupa, isinanla na niya. And then, hindi namin magalaw ngayon kasi may ongoing yung kaso sa UCPB. And sinisingil kami 72 million. And sabi ko po, ay ma'am, saan kami kukuha? Yung ira ng munisipyo, isinanla din niya. So yun ang idinidepend ko sa amin sa Makati Regional Trial Court. Sa kabila ng mga problemang dala ng patong-patong na kaso na naman na nakasalukuyang liderato ng Mamburao, determinado si Mayor Tria na ibalik ang reputasyon ng munisipalidad bilang kapitolyo ng Occidental Mindoro. So happen lang na dito ka pinanganak, nasasaktan ka dahil ito yung capital bago ito yung huli.
at naungusan ng San Jose. And nag-decide yung aming family na sa kabila ng mahirap yung laban because nakaupo yung kalaban namin nung dumaban na kung vice mayor ako that time. Malakas sila talaga. And nagpalakas na lang ng loob yung sinabi namin sa tao na ang plano lang namin ay baguhin yung Mamburao at maramdaman na capital nga ito ng Occidental Mindoro. At sumang-ayon naman lahat ng mga tao. Siyempre ma'am, nakakahiyang biguin dahil ganun yung taas na expectation. Sa panahon ni Mayor Lynn, consultative sa mga department heads niya. Talagang yung mga collective na effort suggestions ay dinidinig niya para makabuo ng isang lalong magandang proyekto. Ngayon, larawan ang Mamburao ng isang umuunlad na munisipalidad. Makikita ito sa dami na nagsusulputang business establishments na naniniwala sa pagbuti ng ekonomiya ng bayan. Gayun din ang pagtatayo ng iba't ibang government agencies na dati ay matatagpuan lang sa bayan ng San Jose, ang business capital ng Occidental Mindoro. Bilang government capital ng probinsya, nakita namin na talagang unti-unti na yung mga national government offices, talagang nagpapatayo na rin ang kanilang mga opisina dyan sa Kapitolyo, sa Mamburao. Dahil gumaganda na rin ang ekonomiya ng Mamburao at nagkakaroon din ng sariling identity as a government capital, lumilipat na rin talaga ang mga government agencies dyan. At may mga corporations din na ang mga bangko. Dati-dati, ang bangko lang sa Mamburao was PNB and Land Bank. Sa tulong ng aming mga department heads, ay nagawa ko na mapaangat ang Mamburao. Dahil noong unang July 1, 2016, pagka pinapatawag ang Mamburao sa mga meeting ng Department of Health, lahat ng sector, puro red, nakakahiya. Parang pakiramdam ko, lagi akong tinutunaw dahil hiyang-hiya ako bakit lahat kami red. Pag red ka, wala ka lahat ng mga inihingi sa yung mga data, wala lahat kahit anong plan. Ang Mamburao nung pinasok namin noong 2016, wala kahit isa. So, napagtagmi-tagmi ko na mula noong 2016, sumunod ang inyong lingkod sa lahat ng patakaran ng pamahalaan ng gobyerno. So, ngayon, konti na lang yung aming mga red. This year po, nung umupo ako sa 11 bayan, number 11 po ang Mamburao. Ngayon po ay number 3 na kami, from 11 to 3. Isa rin sa nagpapatunay ng pagsigla ng ekonomiya ng Mamburao ay ang pagdami ng hotel at resorts na nakatutulong sa tourism industry ng bayan. Halimbawa nito, ang Isla de Oro Lagoon Park, isa sa pinakamalaking hotel at tourist attraction sa buong lalawigan. Itinayo ang lugar ng dating mambabatas at may-ari ng isang travel agency na si Julieta Cortuna. Ipinaliwanag niya na kanyang naisipan na linangin ang dating nakatiwangwang lang na lupa sa kagustuhang maipakita ang potensyal ng Mamburao pagdating sa turismo. Siguro yung aking orientation, my background in the travel agency, that it's parang pitiful that once you say going to Occidental Mindoro, it's where will you go? Para mang Apo Reef, then hindi ka basta makakapunta doon during rainy season, then ka Tamarao Farm, parang wala kang mapupuntahan, ano? So siguro it's my eagerness just to convert this area into a tourism place or destination. Ayon pa kay Julieta, ang pag-iikot niya sa buong mundo ang nakapagbigay inspirasyon sa kanya para sa kanyang pangarap na maging world class din pagdating sa turismo ang Mamburao. Kanyang nakikita ng magiging bentahe ng Mamburao ay ang pagyakap sa likas na ganda ng kalikasan at ang maaaring maging benepisyo nito sa kalusugan ng mga tao. In all countries like Hong Kong, nakita mo ano ba naman doon, di ba? Panay turista lang doon. In Paris, for instance, ano ba naman makikita mo doon? The Eiffel Tower lang, in the Notre Dame, no, nothing else. Ano pa? So, it's just tourism na nagbubuhay ng kanilang industry. And I believe, no, tayo ay napakaganda ng ating place. Napakaganda kasi yung bundok, for those, especially for the foreigners who are lovers of environment or say forest, like tayo nga, local, gusto na sa bundok, eh, di ba? So, we want to promote more on the hiking, parang healthy lifestyle, mountain climbing, cliff walking, cliff climbing, or walking kasi we have so many cliffs here. So, and yan, hindi ka mapapagod kasi as you go up,
makikita mo parang fresh air nandoon, parang magpipenetrate sa skin mo yung lamig ng ano, lalo pag amihan na tinatawag. Kasiyahang hatid naman ang makukulay na bulaklak ang naisipang itayo ng Choco Beach Resort and Sunflower Garden owner na si Ann Cheryl Van Anda sa barangay Dungon. Kwento niya, ang ideya ng Sunflower Garden ay nabuo nang wala siyang mapagkaabalahan sa kasagsagan ng pandemya. Nag-try kami ng sunflower kasi hindi kami makagala nga sa ibang lugar. Gustong-gusto ko makakita ng sunflower and then talagang gustong-gusto ko bulaklak. Ini-open namin nung, pero binabantayan ko palagi ang ano ni President Duterte. Di ba niya, ini-announce naman niya kung pwede na lumabas ng tao, hindi. Nung sinabi niya pwede na, ini-open namin ng May, yun, May 2. At dahil bulaklak ang tanging nagpakalma ng kanyang isipan ng mga panahong iyon, nais din niyang ibahagi ang kanyang karanasan sa mga magiging bisita ng kanyang resort at farm. Kaya naman, makakapamasyal sa Choco Beach Resort and Sunflower Farm sa abot-kayang halaga. 50 pesos para sa entrance sa Sunflower Farm at 20 pesos para sa Beach Resort. Samantalang makakakuha naman ng cottages sa presyong 300 hanggang 500 piso. Kasi nararamdaman ko, nararamdaman ng iba na gusto nila mag-enjoy, hindi naman nila kaya. Yon. So para lang bang mabigyan ko ng kasiyahan yung mga tao. Sa tagal ng panahon na tumigil ang mundo dahil sa COVID-19 pandemic, marami rin ang nasasabik ng muling maglakbay at busugin ang kanilang mga mata mula sa magagandang tanawin. Katulad ng mga turistang ito sa Sanchez Almero Beach Resort sa Barangay Fatima. Talagang inantay umano ng mga ito ang anunsyo ni Pangulong Duterte sa pagluluwag ng quarantine bago tuluyang sadyain ang destinasyon na umakit sa kanila sa matagal na pagbababad sa social media. Nag-trending lang po siya online. Maganda po yung feed. Then yung mga activities po, meron po kasi silang KTV po. Parang na-miss ko lang po yung White Beach. Then nag-decide lang po kami, punta tayo sa ano. Kasi marami na po kami napunta ang ibang beach. Yung iba po iska. Parang dito lang po talaga yung maganda yung feed. Ang Sanchez Almero Beach Resort ay tinayo noong 1997 ng lolo ni Gwendolyn Almero Cascalia, ang kasalukuyang manager ng atraksyon. Dating private resort, binuksan lang ang beach resort na ito sa publiko ngayong taon dahil na rin sa pabor ng ilang malalapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Pag nakikita ng mga friends namin or other, nakikita nila ang ganda, parang hindi daw dito sa Mamburaw yung place. Tapos gusto nila sana mag-visit, kahit day tour lang, kung pwede ba. So si Mama, nag-give in na rin siya doon sa request ng iba na, okay, sige, hayaan natin sila na itry din yung dati na sa amin lang. Kwento ni Gwendolyn, simula nang ipromote niya sa social media ang Sanchez Almero Resort, hindi na magkamayaw ang mga tao sa pagbubuk para sa day tour na kasalukuyang inaalok ng kanilang beach resort. Actually, nakaka-happy siya kasi hindi ko rin ina-expect na gano'n. Maraming nag-tag ng friends nila, maraming nag-share ng post. Tapos, simula nung nag-post ako June hanggang ngayong July, halos fully booked na kami. Sa potensyal na taglay ng Mamburao, suportado naman ng lokal na pamahalaan ang bisyon ng mga business owner para sa tourism development ng bayan. Unang inayos ng pamunuan ni Mayor Tria ay ang mga kalsada patungo sa mga destinasyon. Ito pong pag-upo ng inyong lingkod, ang una ko pong pinapasemento yung papunta po sa mga beaches at mga resort para makainganyo dahil ang pera po ng bayan ay nasa turismo talaga. And unti-unti na po namin nadidevelop. Sa aming comprehensive land use plan na recently, ka-approve lang, kapapadala lang ng sangguni ang panlalawigan, approve na yung aming comprehensive land use plan. So nakalagay din doon yung tourism na mayroon kami mga potential na tourism sites na pwede namin i-develop. Isa rin sa mga hinihintay na proyekto ay ang bilyong pisong hotel resort na kasalukuyang ipinaproseso ng kilalang tourism developers. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Mamburao na ito ang magiging daan upang mas makilala ang kanilang bayan bilang magandang bakasyonan. Mayroon pong papasok ditong malaking ang yung may-ari ng resort world. Gagawin pong yun dyan sa Fatima. Nabitin lang po gawa ng pandemya. Yan po ay ipinangalan sa yan, may-ari po ng Jockey Club. Manila Jockey Club. Nagkausap na po kami and ilang billion po yung ipoproduce nila dyan.
Maganda rin ang impresyon ng mga hotel and resort owner na naniniwalang maahatak ng itatayong world-class beach resort sa Barangay Fatima, mapalokal man o international na turista. Sa tingin ko, kapag nag-open na rin sila, mas dadagsa yung turista dito sa amin. Lalo na nga, pwede silang mag-rent overnight, di ba? Tapos, yun, malaking tulong din yun para sa tourism dito sa Mamburao. Mas maganda yung ganun. Mas maraming tao ang magkakatrabaho. Dahil, syempre, ma-open ang tourism. And daming walang hanap buhay. Magbo-boom lahat ang business. Pinaghahandaan naman ng pamunuan ng Mamburao ang inaasahang pagdagsaan ng mga bisita sa oras na magbukas ang nasabing billion worth tourism establishment. Nauna nang inayos ang mga infrastruktura para sa maalwang biyahe papunta sa mga destinasyon. Gayon din ang antisipasyon sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa hinaharap dahil sa pag-unlad ng Mamburao. Nag-iisang munisipyo ito sa Occidental Mindoro na mayroong division na nagtatalaga para sa traffic management and parking. Ito ay sabihisa ng Municipal Ordinance Number 2020-11 na adapting the 2020 Traffic Management Code of the Municipality of Mamburao. Pangalawa, ang planong pagbubukas muli ng Mamburao Airport na matagal na tenga dahil sa kakulangan ng mga taong bumabiyahe dito. Kung tuloy-tuloy ang activities as a government center, I think in the next 2 years, 3 years, marirevive ang airport at magkakaroon kami ng regular flights dyan. Gumalaw ulit ang airport po. How many long years po? 13 years? Dahil nakipagtulungan yung magbubukas ng Apurit Resort and Hotel. At isang malaking kumpanya na kung saan kailangan yung accessibility ng mga pupunta. At pangatlo, ang pagpapanatili ng peace and order sa bayan ng Mamburao. Hindi naging maganda ang reputasyon ng isla ng Mindoro noon dahil sa insurreksyon ng mga nagdaang dekada. Subalit sa pagpasok ng kasundalohan sa buong Mindoro, unti-unting bago ang imahe ng buong isla. Kaya tiwala ang alkalde ng Mamburao na walang magtatangka na manghimasok sa kanilang bayan sapagkat napanilibutan sila ng mga kampo ng militar. Kung kayo ang papasok sa lugar ng Mamburao, sa tingin ko hindi kayo mag-a-attempt dahil mapapahamak ang mga tigalabas dahil masasakop kayo ng tatlong grupo. Papasok dito sa from Santa Cruz, mayroon dito sa part ng Balansay, and sa proper, mayroon ditong barracks, and then dito sa part ng San Luis, palabas papuntang Abra, mayroon din. So kung, and then dito sa Mamburao, na part ng Mamburao, walang kabundukan na matataas. Sa lahat dito, alam na alam ng ating mga tao sa barangay, pag may nagre-report, walang pupuntang ABS. Kaya lahat, karamihan ng barangay sa atin dito sa Occidental Mindoro, nagre-report na sa Army. Kaya on the loose, on the run ang MPAs. There was a time na yung mga tao rin, parang takot sila sa militar. Alam mo naman yung ano ng tao. Took 3 years for the people to accept and realize the importance of the presence ng militar sa aming lalawigan. Siya rin nakaantabay ang puwersa ng pulisya sa kaayusan ng munisipalidad, aktibo sa kanilang kampanya kontra terorismo at sa pagpapatibay ng kanilang ugnayan sa local government unit at mga barangay. Tiwala ang taong bayan sa intensyon ng Mamburao Municipal Police na protektahan ang mga maumayan at ang kanilang bayan. Nagawa ko na agad po ang ugnayan sa barangay, lalo-lalo na po yung nasabi ko po sa inyo kanina, yung pag-attend po ng ating Barangay Anti-Drug Abuse Council Meeting, Barangay Peace and Order Council Meeting, and at General Assembly po ng ating barangay, na kung saan sinabi ko po sa kanila, ipinaring ko po sa kanila yung programa ng ating Pangulo, programa po ng PNP, hinggil po sa ating maliliit na kababayan, na kung saan ito yung dapat nating gawin, ito yung dapat nating sundin para mapanatili natin ang katalahimikan at kapayapaan sa bayan ng Mamburao at most particularly doon sa kanilang mga barangay. Sa pananaw ng mga taong nagmamalasakit sa bayan, hindi kailanman magiging huli na humabol sa agos ng pag-unlad ng mga tinitingalang lugar sa isla sapagkat ang Kabisera ng Occidental Mindoro ay simbolo ng katatagan mula noon hanggang ngayon. Kahit na sa anong pagsubok, hinding-hindi titiklo. UNLAD Pilipinas.
UNLAD Pilipinas. Dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro, isang binata ang kinakitaan ng gilas sa pagbibisikleta. Siya si Gart Gaerlan, tubong mamburaw at miyembro ng Mamburaw Bike Club. Sa murang edad na 16, si Gart ang pinakabatang siklista na nagwagi sa ginanap na Philippine Mountain Bike Championship sa Danao City, Cebu noong Hunyo. Masaya po kasi nagsisigawan yung mga tao sa akin. Yun po. Tapos inisip ko rin yung pag-uwi ko dito, yun, maraming matutuwa. At masaya naman po ako sa karangalang na tanggap ko dahil binigay ko naman po yung best ko. Nung pag-uwi ko po dito, halos mga madadaan akong barangay, may mga nagko-congrats po sa akin. At siya rin lamang ang napipisil na pambato ng Pilipinas sa Junior Elite Mountain Bike Competition sa susunod na SEA Games. Proud po ako na kasi nga andyan na yung pagkakataon niya na actually may nag-text sa akin si Sir Boying Rodriguez ng UCI na if ever na magkakaroon ng laban sa Vietnam SEA Games, ang Junior Elite siya ang ipapadala. 2 taong gulang pa lamang si Gart na humaling na ito sa pagsakay sa bisikleta. Kaya sa edad na 12, maaga siyang sumali sa mga race competition sa kanilang bayan. Si Gart, 2 years old pa lang siya. Talagang gustong-gusto niya nang magkaroon ng bike. Binila namin siya. Nung masira yung balancer ng bike niya, tinulak ng daddy niya. Nakapag-bike siya. Mula noon talagang nagbabike siya, mga bundok-bundok pa yung inaanuhan niya ng 2 taon, 3 taon. Bumababa siya sa bike, para kunyari may inaayos na hindi naman niya alam na bata, nung bata pa siya na ganun yung style niya. Ngayon habang lumalaki na ano nga namin na gusto niya talaga magbike. Bilang magulang at saka bunso naman namin siya, eh talagang sinuportahan, full support talaga ako ang aming pamilya para sa kanya. Una po, nagbabike-bike lang po ako ganun. Tapos, naimbitahan po akong sumali sa isang karera. Tapos, sumali po ako. Ayun, nagtuloy-tuloy naman po. Naging maganda naman po ang resulta. Kinarer ko na po at naging hobby ko na rin po. Malaki ang pangarap ni Gart bilang siklista. Kaya ang mantra niya sa sarili, huwag susuko. Kahit na anong hirap ng pagsubok, kakayanin ang lahat. Habang bata pa naman po, nag-iinsayo po ako para gusto ko pong makasali sa Olympics, ganun, sa UCI World Tour, ganun. Ilang beses na rin nasugatan ang batang manlalaro habang nag-e-ensayo, ngunit hindi nagpatinag si Gart dahil naiintindihan niya na parte ito ng proseso upang siya'y maging matatag sa larangan ng mountain biking. Medyo natatakot lang po, pero wala po, yun po yung gusto ko eh, kaya pinandigan ko naman po yung kagustuhan ko para maging siklista. Oo, malimit po siyang magsemplang na aksidente, pero hindi ko po naisip na, kasi kumbaga, tingin ko sa kanya talagang kaya niya. Kumbaga, tingin ko, noong nga pandemic, biglang nagkaroon na okay na uli, nabangga siya ng tricycle. Tumansik siya, akala ko nga nung pagkakita ko ng video, sabi ko, wala ang anak ko, takbo ko ng hospital. Eh, nakangiti naman sa akin. Kangiti naman siya, kaya kumbaga, talagang andun yung ano niya na dasal lang talaga. Yung talagang tinakapitan ko lang talaga yung ipagdasal siya. Suportado naman ng pamilya ni Gart ang kanyang mga desisyon, sapagkat batid ng maito kung gaano siya kaseryoso at kadedikado sa sports na kanyang napili. Partikular na ang ina ni Gart na laging nasa likod ng kanyang anak sa lahat ng laban. Financial, moral, yung talagang ganun. Talagang kailangan hindi mo pabayaan ang anak mo sa mga pagkain niya, sa mga gatas talaga. Ayaw niya kasi mag-vitamins, yung mga tinitake na vitamins, kundi kailangan yung gatas niya, yung mga fresh milk. Bukod sa pamilya ni Gart, nariyan ang suporta ng pamahalaang lokal ng Mamburaw at Occidental Mindoro sa kanyang paglalakbay upang abutin ang mga pangarap bilang batang siklista. Talagang tutuwa ako kay Mayor, talagang hindi ko malilimutan yun. Lumapit lang kami kay Mayor para humingi ng ma-free yung aming swab test kasi nga kailangan, marami nagsasabi na kailangan paglabas. Yung kami talaga ng financial para
makarating din kami at nang magkaroon kami ng financial para pagpunta namin ng Danao. Binigyan po niya kami na hindi naman po namin hinihingi, kundi swab test lang po. Kaya papasalamat po ako sa aming Mayor Lindria, sa Bukas ang Puso, at mapagmahal lalong-lalo sa mga atleta. Si Garth Garland ng Pride ng Mamburaw, lumaban po sa Cebu ng National Competition ng Mountain Bike. And bago po yan umalis pa ay nagparito, and alam po nila kasi na napakaluwag at open ko sa ganyang tulungan. So binigyan po natin siya ng una nung pamasahe ng back and forth ng airplane. Kasi sagot ng mga bata yun eh. Gusto lang ng bata manalo. And so happen po, thank you very much, nag-champion. So dito po sa amin, kapag nagbigay ka ng karangalan, meron ka pong award sa amin. Maliban sa plaque, meron pang financial assistance. Malapit si Mayor Angelina Tria sa mga kabataan, sapagkat bago sumabak sa politika, naging guro muna ito sa paaralan. Kaya naman may mga proyekto rin na nilaan ang kasalukuyang liderato para sa mga kabataan. Dito naman po sa amin ay hindi napapabayaan ng mga kabataan dahil full support po ang inyong lingkod sa mga pondo sa SK, and yung po aming palaro lagi ng nakahiwalay ang palaro ng mga kabataan. And then pati po mga uniform nila libre. Libre. Kasi po para malayo sila sa mga maling gawain. Alinsunod sa advokasya ng Alkalde ng Mamburaw para sa mga kabataan, isa sa mga priority program ng Municipal Social Welfare and Development Officer na si Maruha Poras ay ang Children Development Center o Daycare Center. Ang kanilang misyon ay ang gabayan ng mga bata sa kanilang early stage of development upang masiguro na nasa husto ang learning process at social behavior ng mga ito habang nagkakaedad. Subalit sa pagtama ng pandemya sa bansa, naudlot ang kanilang mga gawain. Gayunpaman, gumagawa ng paraan ang mga social worker upang maipagpatuloy ang programa para sa kabataan. From time to time, we conducted visitation sa mga bata. Especially during this pandemya, we always aware the parents na talagang bawal lumabas ang mga bata. Kung sa daycare service din namin, ay ang module ay pinapakuha namin doon sa daycare center namin at saka yung sa feeding din. Pero pag hindi sila makakuha, ang daycare worker talaga naghahatid, at saka with the social workers, we visited also the parents and the children. Sinasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ay sa kadahilanan sila ang magtataguyod ng mga pamayanan sa hinaharap. Kaya para sa mga taong nagtataguyod ng karapatan at pagpapaunlad ng mga musmos tulad ni Mayor Tria, edukasyon ang susi sa mas maliwanag na bukas ng bawat individual. Kung ikaw ay edukado, mas madali kang maniwala na ang buhay ay may patutunguhan. Kaysa yung isang bayan mo na maraming hindi nag-aral, parang ang hirap maniwala, ang hirap makinig, at hirap kang paniwalaan. Kahit magsalita ka, kahit gumawa ka, hindi pa rin nila tinitignan yung ginagawa mo kasi hindi nila nararamdaman. Pero pag edukasyon ang iyong pinigyan ng pansin at help, ay lapat sa tao at ramdam na ramdam na. Naglaan naman ng pondo ang alkalde para sa free licensure exam for professional teachers review, parte ng kanyang pagpapalakas ng edukasyon sa kanilang bayan. Kami po ay nagkaroon ng tie-up ng OMSC. Libre po ang aming review, sagot ng munisipyo. Almost 500,000 kumukuha po ako ng nagre-review from teacher from mabibigat na school. For 3 years po, ang pumapasa po almost 100% na teacher board exam. Mantalang noon po ay isa dalawa lang ang pumapasa. So doon po lalo ako na-challenge dahil yearly, tumataas yung pumapasa. Ibig sabihin, naiinggan nyo sila. At yung ibang bayan po, nagpupunta na po dito para po sa libreng review kasi ang mahal din po ng review, teacher's board review. Isa rin sa itinaguyod ng alkalde ay ang accreditation ng Occidental Mindoro State College na may isang campus sa bayan ng Mamburao. Pinangunahan ni Congresswoman Josephine Ramirez Sato ang pagpa-file ng panukala na nagsasaad na maging ganap na universidad ang naturang state college.
We have filed a bill to convert it into a university. And it has passed Congress and it has passed the Senate. Salamat kay Senator Joel Villanueva na tinulungan niya ako sa Senado. So I think that will be reported out na sa Senado and will be transmitted to the Office of the President for his signature. So yung aming Occidental Mindoro State College ay merong isang malaking campus din sa Mamburao. And so hinihintay na lang namin maging universidad and talagang diyan din magpupuntahan. Dito lang ika-31 ng Hulyo, dumating ang magandang balita sa kongresista nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11587 o ang batas na nagsasaad ng pagiging ganap ng universidad ng Occidental Mindoro State College. With the university status, talagang magiging kompleto halos ang courses to be offered. Hindi lang undergraduate, may mga graduate courses. Kasi to become a university, hindi ka lang masteral, dapat may doctoral ka pa dyan. Malaki naman ang pasasalamat ng board member ng lalawigan na si Philip Ramirez dahil mabibigyan na ng mas dekalidad na edukasyon ang mga kabataan ng Occidental Mindoro. Isa si Philip sa mga batang Oksi na nagkamalay at hinubog ng mga karanasan sa probinsya. Bilang bukal ng Occidental Mindoro, malaki ang naging impluwensya ng kanyang paglaki sa naging ugali at gawin niya bilang public servant. One afternoon, yung dati kong ang boss is naglalakad ako sa corridor ng Senate at inakbayan niya. Sabi niya, Mark yung alam niyang pangalan. Mark, bakit hindi mo subukan na magpolitika? And then, hindi ko ini-expect, nung kinagabihan nung time na yon, nag-text yung dad ko sa akin. Sabi niya, gusto mo bang tumakbo bilang konsehal? Yung situation na may nagsabi sa'yo, tapos may nag-aalok sa'yo, hindi na ako sumagot ng mahaba. Sabi ko lang, oo. Pagkasabi ko lang, oo, that was September. Nag-resign kagad ako kay Senator Alan and then nag-file kagad ako ng residency ko dito dahil sa Manila pa ako bumoboto that time. Pero pagkatapos noon, nakaplat na. Talagang yung pagtanggap ng tao, hindi lang dahil Ramirez yung apelyido ko, pero dahil nagagawa ko kung ano yung ini-expect nila na gawin ko. Karamihan sa mga pangunahing proyekto ng bukal, nasa hanay ng agrikultura at infrastruktura. Sapagkat nakita nila na ang mga larangang ito ang kailangang pagtuunan ng pansin para sa Occidental Mindoro. Iginugol ni Philip ang kanyang kabataan sa serbisyo publiko dahil batid niya na ito ang kanyang misyon sa buhay. Alam mo yung sa pagtulong o yung pagpasok sa politics, hindi yan talaga pinag-aaralan. Yan ay talagang kung nasa'yo, nasa'yo. Para kay Philip, simula pa lang ito ng kanyang paglilingkod sa Occidental Mindoro. Handa raw siya na akuin ang mas malaking responsibilidad at pagsubok dala ng pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan. Mas most likely masanda na dahil nung pumasok nga ako bilang konsehal, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Pero come to think of it, binigay sa akin, committee, finance kaagad ang ibinigay sa akin, pero natapos ko, nagawa ko. At dahil doon yung utang ng iniwan ng dating administrasyon ng time ko, inabayaran na. So talagang experience is the best teacher para sa akin. Bilang batang politiko, itinuturing ni Philip na modelo si Josephine Ramirez Sato sa tapang at tatag ng kongresista sa mga masalimuot na pinagdaanan nito alang-alang sa lalawigan. Nung pinasok ko yung politics, alam ko yung kalahati ng katawan ko ay nasa hukay na. Kaya hindi kami natatakot kung bumiraman kami ng mga NPA, kung bumiraman kami ng mga terorista dahil alam namin kung ano yung tama at alam namin kung ano yung dapat namin ipaglaban. Hindi lang terorismo ang malaking katunggali ng Occidental Mindoro, kundi pati na rin ang banta ng COVID-19 sa lalawigan. Sa bayan ng Mamburao, patuloy ang kanilang kampanya upang hindi na kumalat pa ang nakamamatay na sakit. Importante yung buhay ng tao po eh. Kailangan. Ang development po sa akin, second priority niyan. Ang importante yung buhay ng tao. Kaya yung sa COVID ngayon, lahat po ng pondo inilalabas ko kasi anim yung pondo kung nauubos na yung mga tao. Sa amin po dito is anim na yung namamatay sa COVID. And nakakabahala because of
hindi natin alam kung nasa na yung COVID. Pero mahigpit po kami, pinatutupad po namin yung panghuli ng 200 ang may face mask, 400 pag second violation, third is 600. And sa curfew po, mahigpit kami 8 to 4 a.m. Hindi ko po tinatanggal at marami nagre-request din kasi nasa bahay na lahat ng tao. Pinagtuunan din namin na palakasin din ang kakayahan ng barangay pati yung knowledge nila. Kasi ngayon, compared before, medyo ano sila, complacent sila. Pero this, itong mga nandaang panahonan, very responsive na sila at proactive sila. Patuloy din ang vaccination program ng Municipal Health Office ng Mamburao. Aminado naman si Mayor Tria na nang unang lumabas ang balita tungkol sa pagbabakuna, nag-alinlangan ang mga tao. Ngunit ngayon, nakikipagtulungan ng mga ito sa mga health workers. Continuous po kami. Nasa ano na po kami sa comorbid. Ang problema lang po, mabagal po yung pagdating sa amin ng vaccine. Pero kung marami pong vaccine, sigurado po marami na po nagpapavaccine. Kasi pag may nababalitaan po silang namamatay, doon po nagkukagusto ng tao magpavaccine. Hindi, nung una po, hirap magpilit ng mga gusto magpavaccine. Pero sila na po ngayon nagpipresenta. Inuna po natin yung mga frontline health workers at yung mga frontline services po natin na diretsyong may contact sa mga COVID patients or mga COVID suspects. Tapos sinama po natin dyan yung ating mga contact tracers at iba pang mga frontline services. Then sumunod po dyan yung ating mga senior citizens or yung A2 sa ating priority list. Then sumunod naman po ngayon, recently lang, yung ating mga patients na or mga kababayan na may comorbidities like diabetes, high blood, or iba pa pong mga comorbidities. Hindi lang isa, kundi dalawa ang ina na umaalalay sa bayan ng Mamburao upang siguruhin malalampasan ng bawat isa ang anumang pagsubok. Sa tulong ng pundasyon ng Occidental Mindoro at ng Kabisera nito, mananatili sa kamalayan ng bagong henerasyon na magtatawid ng masidhing pagnanais, dalinangin, at bigyang papuri ang kanilang bayan na inigiliw. UNLAD Pilipinas. UNLAD Pilipinas. Maraming Pilipino ang tinuturing ang pangingisda bilang isa sa mga trabahong may pinakamababang kita ayon sa senador na si Francis Panghilinan. Bagamat umabot sa mahigit 900 bilyong dolyar ang Philippine trades revenue mula sa industriya ng pangingisda, nananatili pa rin sa laylayan ang mahigit 1 milyong mangingisda sa buong bansa. Buhat nito, karamihan sa mga Pilipino sa kasalukuyan mas gusto nang magtrabaho sa opisina. Nagbabaka sakali na ang kanilang piniling propesyon ang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan. Sa kabilang banda, may mga tao na namamana ang legasya ng kanilang pamilya. Katulad ng kwento ng pamilya Cueto dito sa bayan ng Mamburao. Tatlong henerasyon nang nawiwili sa pangingisda, magmula sa lolo, sa anak, at maging sa apo. Ako po si William Jade Andre Cueto ng 10 taong gulang nangingisda dito sa Mamburao, Occidental Mindoro. 7 taong gulang lamang nang mahilig si William Andre sa paghuli ng isda. Dahil tabi lang ng dagat ang kanilang tahanan at nakagisnan na ang trabahong ito sa kanyang lolo at tatay, hindi napigilan ni William Andre na magka-interest din sa pangingisda. Tinuturuan po ako ni Papa ng isda sa bakura po. Kaya natuto rin po ako dito. Simula po nung naging ano na yung isip niya, gawa ng minsan nga po tinataguan ko pa dahil ayoko na yung focus niya mapunta sa pangingisda. Pag paalis po lang ako, iiyak na po nang iiyak yan. Ay siyempre po naawa ako, iniisip ko rin na para hindi ano mag-iyak. Sinasama ko na lang po pero minsan lang talaga. Hindi ko naman po talaga siya na ano na mamuhay mga ingisda kasi napakahirap din po kasi kaya gusto ko mag-aral siya. Doon ang focus niya sa pag-aaral. Kung mangingisda ang ama ni William Andre, ang kanyang ina naman ay isang OFW sa Israel. Madalas na nagbi-video chat ang mag-anak, lalo na sa kasagsagan ng Israeli-Palestinian conflict. Ay, hindi rin po makatulog.
umari po, halos 24 oras nagising. At kailangan may kontak kami para malaman po kung safe sila o ano. Awa naman po ng Diyos, ayos naman po. Ay di, ano po, marami po gawa ng pasda daw po, nagbitaw ng racket yung gasa. Nag-a-alarm na daw po yung mga cellphone nila. Takbuhan na daw po sila sa mga bomb shelter. Mag-ingat lang po sila doon, lahat po doon ng Pinoy. Mag-ingat po silang lahat. Mag-ingat po sila, tumago po sila sa bomb shelter. Pinagdadasal ko po ang mama ko para maging ligtas po siya doon. Tulungan po siya ng Panginoon. Sinasabing mayaman ang karagatan na sakop ng barangay Tayamaan kung saan naninirahan ang mag-anak. Bumubuhos ang biyaya ng tuna mula sa katubigan, kaya naman karamihan sa mga residenteng nangingisda doon, bukod sa regular na lamang dagat, ay nanguhuli rin ng tuna. Dito sa part ng Aroma, makikita niyo po, dalawang dipang isda, yung tuna. Kaya po sinasabi nila, sa Blayan and Mamburaw ang pinakamaraming tuna. At na-featured na po yan sa ibang channel. At pinupuntahan talaga. Pero totoo po yun, dito nang gagaling ang isda, dinadala sa Jensan. Ang ganda rin ng pangingisda dyan, ang dami din yung tuna dyan. At na-organize na ang mga fisher folks namin dyan. Si Roberto Cueto ay isang opisyal ng kanilang nabuong Tuna Fishers Association. Kwento niya, dahil sa nagiging kilala ang tuna bilang isa sa pangunahing produkto ng Mamburaw, dinayo ang kanilang lugar ng ilang international media para gumawa ng dokumentaryo at international organization tulad ng World Wildlife Fund. Noon year 2014 pa yata po o 15 ganun, mga ganun pong taon may mga marami nahuhuling tuna. Ngayon may mga dumating na mga foreigner na nag-document sila na kung dito ba, ang propose nila kung dito ba talaga kinukuha yung tuna o sa Jensan, yung mga na-export sa Europe. Nag-observe sila, nakita nila na mayroon talaga dito, marami. Kaya dito sila nag-stay, tinuruan nila kami, gumagasto sila ng pondo nila para ma-train kami doon sa quality ng tuna, kung paano siya magiging fresh, ganun po. Yun pong mga tuna fisher dito, ay meron na po silang mga foreigner na kumukontakt diretso na po sa Manila. Kaya lang po, yung part ng Jensan talagang pumaparty pa sila dito para hindi sila, kasi dito na po tumakbo yung kanilang isda sa Occidental Mindoro. I have filed a bill for the establishment of a mariculture park in Occidental Mindoro. Kasi talagang yung fisheries namin ay talagang napakayaman ng dagat ng Occidental Mindoro. At yun nga sinasabi ko sa iyo na ngayon yung mga traders ng tuna na nanggagaling sa Jensan ay nandito na sa Occidental Mindoro. Dahil nagpalit na yung migratory route ng tuna. Kaakibat ng magandang ani ng mga lamang dagat ay ang pag-iingat sa kalikasan na hanggang ngayon binibigyang pansin ng mga residente ng Sitio Aroma. Yung pong mga basura, yung mga maraming kuha na dapat hindi dumadaloy dito sa ilog, ay kuminsan nga po hindi maiwasan. Kasi kami, ako pong naglilinis dito. Kaya po yung iba naman, tapon lang ng tapon ng mga nakakalason, gaya po ng lata, yung mga plastic, yung pong mga galing sa bukid ng mga basyo ng mga, yung mga pesticide. Yun po dapat, hindi po yun dapat na maano. Ibig lang sinasabi at pinapaunawa namin sa aming mga mangingisda, sa aming lahat ng mamamayan, na kailangan alagaan namin ang environment, kailangan alagaan ang karagatan, kailangan pangalagaan ang aming mga ilog, kailangan pangalagaan namin ang aming kapundukan. Dahil yung lahat na yan ay maaapektuhan kung talagang masisira ang kalikasan. Nagkaroon ng pagkakataon na samahan ng UNLAD Pilipinas na mangisda ang pamilya Cueto. Baka sa mukha ng batang si William ang pananabik na makapangisdang muli. Gusto ko lang po kasi masaya po mangisda pag nakakahuli po ako ng isda.
Di kalayuan sa dalampasigan ng Sitio Aroma, huminto ang bangka sa isang bahura. At dito, pinatunayan na ang yaman ng Mamburao pagdating sa yamang dagat ay tunay na malaki ang potensyal. Sa pagbabalik ng grupo mula sa laot, bit-bit ng mag-anak ang mga isda na kanilang uulamin sa kanilang hapunan. Sariwa ang mga huli, tila hindi mauubusan ang pamayanan sa tabing dagat ng kanilang pang-ula. Sa mga simpleng bagay tulad nito, masasabi ng ilan na maraming matututunan si William Andre sa kanyang kabataan. Ang pangingisda po marangal na hanap buhay, kaya lang po may minsan na pag may dating na sama ng panahon, hindi kami makapaghanap buhay. Dadating yung time magkakapamilya siya, sabi ko mag-aral siya na mabuti. Sa mangingisda po ay nagbigay na po kami ng mga lambat, payaw, and then bangka, and then nagpasok po ang inyong lingkod ngayon ng insurance. Pina-insured po namin yung mga magbabangka para may tulong naman tayo kung sakaling ma-aksidente sila sa karagatan, para may maiiwan naman sa kanilang mga may bahay, kasi karamihan ang kanilang asawa nasa bahay lang at yung kanilang mga anak. So pag nangyari yung mga bagyuan at hindi na nakabalik, naglubog, namatay, kawawa talaga yung may iwanan kasi walang trabaho. Bukod sa pangingisda, isa rin sa malalaking industriya sa Mamburao ay ang pagsasaka. Sa katunayan, isang Occidental Mindoro sa may pinakamalaking lupang palayan sa buong Pilipinas. Kaya naman pursigido ang mga namumuno na mas pagandahin pa ang kalagayan ng agrikultura sa kanilang lugar. Alam mo, we start with the realization, kahit ang national government at kami, lalo na sa Occidental Mindoro, kinikilala namin na ang backbone ng Philippine economy is agriculture. At yan ay kinikilala na rin ng economic managers natin. So kung kinikilala na ang galugod ng ekonomiya ng Pilipinas at ng Occidental Mindoro ay ang agrikultura, pinubuhusan na ngayon ng ating pamahalaan ang agrikultura. Lalo na po din sa part naman ng pangatlo, yung agriculture, magsasaka. Nabili po ang pera po sa pondong ibinibigay ng DA. Thank you very much po sa DA. At sa BIPAR, talagang hindi po nagsasawang magbagsak ng mga projects. Salamat po sa mga tilapia, sa mga machineries, farm tools, hand tractor, traktora, mga harvester na million-million. Dala nito, todo asikaso ang Municipal Agriculture Office ng Mamburao sa mga magsasaka na naging sandalan nila sa araw-araw na pangkain. Nagkahandak po kami ng planting accomplishment report. Bawat AEW po pumupunta sa kanilang mga area. Ini-interview po doon nila kung ano po yung history ng kanilang sakit noong nakaraan para ma-guide po sa kanila kung ano pa po yung mga pwedeng gawin nila na hindi na nila gagawin yung dapat na ginawa nila dati para mapataas po nila yung yield nila. Yung sa pondo po ng RCEP, yung sa tarifa po na nakukuha natin, lahat po halos ng asosasyon dito sa Mamburao sa Patag, nabigyan po ng mga makinarya para po tulong sa kanilang pagsasaka. Yun po yung naibigay. Yun nga po, yung nabanggit po kanina, farm to market road, meron na rin po. Isa sa mga nabiyayaan ng programa ng munisipyo at ng Department of Agriculture ay ang Tayamaan One Farmers Association na pinamumunuan ni Analito Navarro. Para sa mga magsasaka, malaking tulong ang naturang asosasyon dahil inoorganisa nito ang mga aktibidades at ayuda mula sa gobyerno. Itong asosasyon ay hinimok ano, kami, particular sa akin, hinimok ako ng tiga-DA ng Department of Agriculture ng LGU, sa LGU. So ang sabi sa akin ay asikasuhin kasi darating yung panahon na maganda yung magiging resulta. Ay di pinangalagaan ko at naiparestro ko noong November 12, 2012, ano? Na restro po ito ng Dole. So mula po noong ma-restro, nagkaroon na po ng mga pamimigay ng kung ano-ano ng mula po sa DA. Kami po ay sa simula noon ay nabibigyan kami ng may mga water pump na ipinamamahagi, may mga hose na ipinamamahagi, may mga STW, ano?
Marami pong biyayang naibigay sa amin sa pamamagitan po ng asosasyon. Nakakatanggap po kami ng libreng binhi, libreng abono, at sa ngayon, yung isa pong malaki nga yung ating equipment na yung traktura. Bagamat ang magsasaka po ay nabayad per hektar, so sa napakababang halaga naman kasi nga po ay para tulong sa magsasaka. Isa ang magsasakang si Lorenzo Francisco sa mga matagal nang nakapwesto sa lugar. Ipinanganak na putol ang isang braso, hindi naging hadlang sa kanya ang kakulangan upang magsikap sa buhay. Mula sa land preparation at harvesting, buong atensyon ang ibinibigay ni Lorenzo sa kanyang trabaho bilang magsasaka. Ay, yan po ang ibig sabihin nga eh, pag nakikita nga ng tao, ika'y hirap nga. Pero sa aking sarili nga, maluwan. Ay, ramdam ko pa rin. Nakulang ako. Kaya nga lang, wala akong magagawa. Nag-aaralan ko talaga lahat yung kaya ko. Kasama ang kanyang kabiyak at mga apo, tahimik silang naninirahan sa Sitio GC5, Barangay Tayamaan. Madalas ding napapadalaw ang kanyang kaibigan at kasama sa asosasyon na si Anak Lito. Malimit mapag-usapan ng dalawa ang tungkol sa mga kinakailangan pang tulong mula sa pamahalaan. Ang sa amin po ay, ang kakulangan namin ay yung mini rice milling. Kasi ay napakalawak po nitong aming barangay, ay madami ang napoproduce na palay. So yun namang magkaroon ng maliit na gilingan man lang dito sa aming lugar. Kasi kami po ay nadayo pa sa parte ng tangkalan, malayo. So, doon po namin dinadala yung palay para magpagiling. Samantalang kung meron po dito at mabibigyan kami ng pamahalaan, ay di napakagandang bagay po. Isa rin sa malaking usapin na ipinaglalaban ni Congresswoman Josephine Ramirez Sato ay ang Rice Tarification Law na para sa kanya, mas mag-aangat ng kabuhayan ng mga magsasaka. Actually, if we can only really fully implement the safety nets and incentives contained in the Rice Tarification Law, magiging maganda ang buhay ng ating mga magsasaka. Kung yung presyo ng palay ay talagang matagal nang hinihingi na itaas yan. Pero hindi nga maibigay dahil that will have a greater impact on the economy. Pero kung mabibigyan natin ng suporta or subsidy, katulad ng subsidy na binibigay sa Vietnam, sa iba't ibang bansa, kahit Japan, which is a very rich country, ay nagbibigay pa rin ng subsidy sa mga farmers. Mula sa mga natatanging bakasyonan, malalawak na palayan at mayamang karagatan, napakaraming maibibida ng bayan ng Mamburao. Minsan mang napag-iwanan sa karera ng buhay, naniniwala si Mayor Tria na sa pagkakaisa ng kanilang mga mamamayan, nag-uumpisa ang panibagong yugto sa kasaysayan ng kanilang munisipalidad na bumangon mula sa matagal na nitong pagkakahimbing. Naniniwala ako na sasamahan niyo kami ng lokal na pamahalaan sa ating adhikain ito na maging maunlad, tahimik, maayos at kikilalanin na kapital ng Occidental Mindoro. Sa aking mga minamahal na tiga Mamburao, kung ano ngayon ang Mamburao, dahil sa ating lahat ito, maraming salamat po. Sa puso ng mga namumuno na ibinibigay ang lahat sa ngalan ng serbisyo publiko, nag-iisa lang ang kanilang Kabisera, ang bayan ng Mamburao na pundasyon ng lalawigan na kanilang pinakaiingat-ingatan. UNLAD Pilipinas. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kabanang bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang UNLAD Pilipinas!